Hello everyone! So, pag-uusapan natin ngayon ay huwag muna tayong lumayo sa ibang tao. So, mag-usap muna tayo tungkol sa aking buhay nung ako ay dalaga pa at nung ako ay bata pa para makilala nyo ako, guys. So, ang pangalan ko pala sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako ay si Rebecca Regala Salgarino. Ako ay lumaki sa probinsya ng Palompon, Leyte. Yan, sa Leyte. So, ikikwento ko lang sa inyo, guys, kung ano yung mga pinagdaanan namin dati nung kami ay maliit pa. Alam nyo, guys, ito ay si-share ko sa inyo. Hindi lahat ng kumpletong pamilya ay masaya. Kasi maraming mga naririnig akong mga bata na hindi sila masaya kasi broken family sila. Hindi lahat ng kumpletong pamilya masaya kasi naranasan namin yun. Okay. Nung bata pa kami, doon kami nakatira sa bundok, doon sa Leyte, sa probinsya. Yung bahay namin, pinaka bundok talaga kasi kami lang, wala kaming kapitbahay. Ayaw kasi tumira ng mga magulang namin sa may bayan, tsaka sa maraming kapitbahay kasi ayaw nila yung maraming mga chismosa. Ayaw nila yung pag-uusapan sila kasi marami silang anak. Kasi 13 kami, guys. Ngayon, patay na yung dalawa. So, 11 na lang kami. So, in short, gustong-gusto ng mga magulang namin na doon kami, may privacy kami as family na walang mangingialam sa amin. So, doon kami tumira sa bundok, likod ng bundok. Tapos, yung hanap buhay ng papa namin, nagtatanim ng mga gulay sa bundok, mga kamote, mga kamuting kahoy, mais, kanyan, mga tanglad, mga okra, mga ganon, mga gulay. Gustong-gusto niya na kami, lalaki kami sa mga ganong buhay na nagsisipag kami, natutulong talaga kami sa kanya. Yung mama namin, sa bahay lang, nag-aalaga sa amin kasi marami kami, sunod-sunod kami. Halos taon-taon kami, sunod-sunod kami sa... Bawa, pinanganak ako ngayon, taon na to, sunod na taon, mayroon na naman. So, sunod-sunod yung taon namin. Kaya, yung gap namin magkakapatid, taon lang yung pagitan. Tapos, yung sa kanila ng papa namin, sa mga magulang namin, hindi kami nakapag-aral ng maayos. Sa kanila, sa poder nila, marunong ka lang magsulat at magbasa, okay na. Yun lang daw, naman daw ang importante. Kasi kahit mag-aaral daw kami, hindi rin naman kami makapag-aral ng kolehiyo. So, hindi rin kami makapagtapos. Kaya, ang importante lang sa kanila ay marunong kang magbasa at magsulat. Kaya nung naka-grade 3 na ako, ayaw na nila akong paralin kasi nga, yung mga maliliit naman daw yung mag-aral. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa mga classmate ko na mayroong mga extra or yung mga hindi nila nagagamit na mga notebook, yung may mga notebook na masusulatan pa. Bibihin pa inaan mo. Tapos, pinanghihingi ko yon yung mga pencil naman, pinanghihingi ko yon para lang makapag-aral ako. Pag uwi ko ng bahay, galit na galit yung papa ko kasi nakita niya na nanghihingi ako. Ma-pride siya. Pinahiya ko raw siya. Kaya ang ginawa niya, pinagpapalo niya ako dun sa daan. Pinagpapalo niya ako ng kahoy na maliit. Kasi daw, nakakahiya daw yung ginagawa ko. Hindi ko naman ma-judge yung magulang ko, pero para sa akin, masama lang yung pakiramdam, yung loob ko nung time na yon kasi gumawa na ako ng paraan na makapag-aral ako, pero ayaw pa rin nila ng ganon. Kaya, sobrang sama ng loob ko noon dahil ang sakit-sakit ng katawan ko dahil pinagpapalo niya ako. Kinabukasan, sabi niya, pupunta ng bukid lahat, magtatanim. Tapos pinapapili niya kung sino yung gustong maiwan para magluto ng tanghalian. Sabi ko na lang, ako yung magpapaiwan, ako yung magluluto. Kaya ginawa ko, nung nakaalis na sila, nagluto na kaagad ako ng pagkain, tapos nag-iimpake na ako ng damit. So, lumayas ako sa amin kasi
yung magulang namin, grabe sila magdisiplina. Lalong-lalo na yung papa ko. Kunting mali lang namin, grabe siya makapalo. Sobrang grabe yung pagdidisiplina niya na hindi na namin maintindihan kung disiplina ba yun o maltrato na, di ba? So, ang ginawa ko, malis ako sa kanila. Lumayas ako sa kanila, pumunta ako sa tiyahin ko. Pagdating ko doon, naririnig ko na hinahanap nila ako kasi hindi nila alam kung saan ako. Tapos, nahanap ako sa mga kamag-anak. Tapos, nalaman na nandun ako sa tiyahin ko, doon sa Tacloban. Doon ako, malayo yun sa Palumpon. Eh, sinabihan yung kapatid ko na kumakita daw ako dahil swail daw ako, kumakita daw ako, dila lang daw yung walang pasa sa akin. Kaya hindi na rin ako nagpapakita. Diba? Eh dahil sa kagustuhan kong mag-aral, sinabihan ko yun sa tiyahin ko na gusto kong mag-aral. So, pinapa-working ako doon sa Tacloban. Pero hindi rin natapos. Tapos hanggang sa hindi nagtagal dun sa Tacloban, umuwi ako ng Palumpon nang nag-edad na ako noon ng mga 14, pero hindi pa rin ako bumalik sa magulang ko. Ang ginawa ko ay nag-working student ako at pumasok ako ng kasambahay. Ayun. Ngayon, pag working student ko doon, hindi rin natatapos 'yon. So take na lang ako ng placement test, no? Yung pwede kang ma-accelerate, ganun-ganun. Nung pumasok ako ng kasambahay, okay naman sana, ang problema lang, yung lalaki, yung ano ng amo ko, kamag-anak ng amo ko, iba yung ano sa akin, yung parang hinihipuan niya ako minsan pag natutulog, tapos pagka kami lang maiwan sa bahay, mayroong magpapalabas siya ng hindi maganda sa DVD na mga malalaswa. So, di rin ako nagtagal. Lumipat ako doon sa iba kong mapapasukan na kasambahay pa rin. Pumasok na naman ako ng isang kasambahay, ganun din. Ang ano yung Chinese yun. Tapos, sabi niya, doon lang daw ako matutulog sa sala. Tapos, magpajama lang daw ako. Kento ganyan. Dahil wala akong kumot, wala akong banig. So, hindi rin ako nagtagal doon kasi pakiramdam ko parang may magtingin-tingin na kabang natutulog ako doon sa sala. Di, mga nag-edad na ako noon ng mga 16, saka pa ako umuwi sa amin. Nung umuwi ako sa amin, sobrang saya yung mama ko. Kasi, tagal-tagal na hindi ako umuwi sa kanila. So, in short, pinatawad na lang nila ako, pati yung papa ko. Kasi, nung doon ako sa tiyahin ko, nagsusulat ako sa kanila. Sabi ko, hindi na lang ako mag-stay dyan sa inyo kasi sobrang hirap na natin. Hindi nyo na rin naman kami mapapaaral. So, mas lalo lang maghihirap. Sana mapatawad nyo ako sa ginagawa ko kasi dumiskarte na lang ako, diba? So, nung napunta na ako sa kanila, nagtitinda na yung mama ko noon. So, nagtitinda-tinda siya ng mga prutas. So, nung nagtitinda siya, tumutulong na lang ako sa kanya. So, pumupunta kami sa mga ibang mga bayan, bumibili kami ng mga prutas para ibibinta namin doon sa isang bayan. Tapos hanggang sa pinapasok din niya ako doon sa malaking store, grocery store na doon siya nagpuesto sa labas. So, naging tindera ako doon sa store na yon. Tapos, di nung naging tindera ako doon, maliit lang yung sahod ng araw, guys. Tapos, dahil nagkakaroon din ng problema mga ilang buwan, umalis din ako doon sa store na yon. Pumasok na naman ako ulit ng isang kasambahay na naman. So, pumasok ako. Ang problema doon sa pinasukan ko na amo ko doon sa naging kasambahay ako, sobrang pangit ng ugali.
eh, pinapaplansya niya ako noon. Hindi ako marunong magplansya kasi wala naman kaming plansya sa bundok. Inikot ko nang inikot yung control ng plansya. Pagka plansya ko sa damit niya, dumikit at nasunog. Galit na galit siya, pinaghahampas na yung damit sa mukha ko. Tapos sabi, kahit daw yung sahod ko, hindi pa daw kasya dun sa presyo nung damit na yon. Kaya, sa sobrang galit niya, sinasaktan niya ako. Kaya, lumayas din ako sa kanila. O, diba? Nakailan lumayas ako. Ayan. Pero, syempre, ganun talaga ang buhay, diba? So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Abangan na lang yung part 2 kasi sobrang haba na. So, thank you guys for watching.